Hi, this is Jam of Even, also of Nineworkz Productions. Short first impressions ko lang to about the Boss Katana 100. This is yung 2x2 amp. So, unang pagsaksak ko pa lang, nilagay ko pa lang yung master sa ganitong level, clean channel, ito yung gain, and then yung volume. Una ko kagad, gusto ko muna marinig kagad yung E minor na favorite chord ko na. Yun pa lang, naramdaman ko na yung bass response niya at yung treble response. Yun ang gusto ko sa mga amps eh. Lalo na mahilig ako sa 2x2 combo amps. Honestly, I'm more of a Fender twin reverb guy. So yun ang parang sound na una ko narinig na, oh, wow, ang ganda nung yung bass, yung headroom. Actually, yung headroom kasi nasa 50 watt mode ako pero yung volume ko, yung master ko, mahina pa rin pero this is loud. Tsaka hindi siya nag-break up kahit na it stays clean all the time. Although baka nag-compress ngayon to sa iPhone. Pero live, abang nandito ako sa kwarto, rinig na rinig ko yung parang bell-like tone na gusto ko marinig pag clean tone. Nakakarinig ako ng ganong clean tone, alam na alam ko na pag ginamit ko yung pedal board ko, pedal friendly yung sound na yun. So pag ginamit ko yung metal zone ko or any effects sa board ko, alam kong good yung response nito. Naka-recta ko ngayon sa amp, so wala muna ako pedal board. Yung review, parang demo na to, more about yung built-in mismo ng amp. So nandun ako sa clean channel, siguro minomodel nito either twin or JC120 style na sound. So normally pa nagki-clean tone ako, gusto ko yung bass medyo crank, yung mid medyo naka-scoop ng konting-konti lang, and then yung treble talagang binababa ko talaga to. And then yung presence, pag nagtatrebolan ako, binababa ko to. And then 50 watt, meron siyang power control, meron siyang standby, meron siyang half watt. So napakahina niyan. Siguro pag bedroom quality, bedroom level. And then 50 watt, which is isa sa mga gusto kong headroom power, yung 50 watt. More than enough na to pag sa mga bar gigs, eh, kunyari sa Giho or 70s Bistro. Good na good na yung 50 watt. Malakas na to actually. What more pag krenang pa. And then may 100 watt siya, which is too loud. Good siguro to sa mga big events like for example yung mga big stages like Rakrakan Festival, something like that. Basta outdoor, I think gagamitin ko siya sa 100 watt. Pero pag sa mga bar gigs, 50 watt, more than enough power na siya eh. Parang iniisip ko nga, parang yung power ko parang nuclear bomb. So kung yung kalaban is lamok lang, ba't ko gagamitin yung nuclear bomb, diba? So gagamitin ko itong wattage selector na to. Depende sa venue, sa kalaban, so to speak, sa gera, parang gano'n. So, siguro ito, nasa 50 watt muna ako palagi. And then, yung clean channel, yun nga, parang JC to or Fender Twin, yun ang naririnig ko. Sa bridge pickup, try natin yung clean tone. Normally, pag solid state, ibang solid state amps, pag nag-bridge pickup na ako, nag-overdrive na eh. Ito stays clean all the time. Neck pickup. Yes, sir. And then, ganun yung philosophy ko about sa clean. And then meron siyang built-in effects. So pag as is ito, kahit wala yung effects, as is na clean channel na yon, worth the price na siya eh. Kung honestly speaking. Pero yung Boss, syempre known for Boss effects, naglagay sila ng 3 knob effects units. Lalo na pag nilagay mo siya sa hinok mo sa computer via USB, merong tinatawag na Boss Tone Studio. So doon mo ma-explore lalo lahat ng effects built-in. Yung booster section,
which is yung half of the knob, is more on distortion boxes. OD1, TS9, Metal Zone, DS1, you name it. Lahat ng nasa OD20, I think, nandito siya. Pero built-in, pag hindi mo siya connect sa computer, bibigyan ka niya ng tatlong settings. Yeah. Ang alam ko, blues driver yon, TS9, or fuzz or something. Pero ako, kinonfigure ko na siya sa computer. Ginawa ko, pag in-on ko siya, yung unang lalabas na green is a TS9. So, ito yung clean tone muna. Nasa clean channel ako dun sa app. And then, pag tinurn ko yung knob, mag-automatic on siya. Green TS9. So, parang para sa akin, yeah, TS9. Dapat green yung LED niya. So, ayan. So, yeah, TS9 na TS9 na sound dun. Napaka mid-ish. Low gain drive. Headroom talaga eh. Headroom for days kasi. Yung low end response nun. Solid na, solid. And then, pag tinataas ko pa siya, mas nagiging higher gain TS9 siya. This can even feedback yung harmonic feedback na we all love. Yes, sir. And then, pag sa red, I think yung pre-program ko doon is Procorat distortion. Yun na naman, no? Yung low end na yun. I honestly have to turn down kasi yung gain channel ng rat distortion yun, syempre mas ibubush niya din ng volume, iko-compress niya, i-drive niya. So siguro yung mga classic rat riffs, okay itong rat distortion na to. Ganun din, mag-feedback din siya ng harmonic. And then, yellow, I think, tingin ko metal zone to na, yung built-in na metal zone. Normally, pag nagsiset ako ng metal zone, mahina yung bass. Mataas yung mid, hinihina ko din ng treble. So, nare-retain ko yung punch na kailangan. Although, wala akong ginagamit ngayon na noise gate. So, medyo magkakaham to ng konti. Pero, hindi naman ako tumitigil sa tsag-tsag. Tolerable naman siya. If ever I need it, lalo na sa mga recording o something, at least nandun siya. And then sa mod section, pag nag balik ko muna yung settings ng clean. So, something like that. So, sa green channel ng mod, ang lalabas nun is chorus na effect. Napaka Boss JC120 style ng effect na yan. Pag tinataas ko yung knob, mas nagiging yung ini-affect niya, alam ko, inasayan ko siya as rate. So, mas magiging warbly pag tinataas ko yung knob. So, medyo out of tune-ish na. Tune-ish na siya. John Schofield-ish. Pero ako, kung gusto ko mag-chorus na yung lamigan lang, medyo nasa subtle. Subtle rate lang. So, somewhere there yung gustong sound na yun. And then yung red, I think it's a flanger siguro. Yeah, flanger.
itataas ko naman siya yung rate din ng gumagalaw. And then yung orange, phase 90. So, yeah, phase 90 yung sound na yun. Tinataas ko as in ng pedal. I think it sounds like a phase 90 talaga. So yun yung booster tsaka mod section. And then sa delay effects, I think yung green ginawa ko siya digital delay. So may tap tempo din siya, pero ako sinet ko siya na as default is 370 milliseconds. So parang sa style ng music na ginagawa ko sa Even and Nineworkz, parang yun ang pinaka parang pinaka go to safe sound eh. 370 milliseconds, 390 milliseconds, saka 500, parang dun lang ako naglalaro. So sa 370 milliseconds, nakakapag-dated na ako kagad. Tapos ko lang yung level. And then yung red setting, siguro analog to. So warmer yung repeats niya. So para nagiging chorusy yung mga repeats. And then yung orange, I think tape. Medyo tape saturated yung sound, nag-warble lalo yung repeats. Mas parang yeah, mas na, parang nag-warble lang. Subtle siya. And then yung effects na nandun, same din. Prinogram ko rin siya ng chorus. Chorus. Plunger, chop phaser, and then yung last knob is reverb. Sa green ang alam ko standard hall. Ah, delay and reverb na siya combo. So yun din, naka-top tempo din yun. And then yung red, I think yun yung plate, standard na hall. Then yung yellow, I think modulated, digital delay plus modulated reverb. So kahit wala akong modulation or effects na nilagay dito, gamitin ko lang yung reverb na orange. Makakapag-produce ako ng parang ambient tones na may slight chorus sound, pero ginagawa ko yon using digital delay and modulated reverb. Anytime. So try ko yung combine sa lagay natin ng chorus. Hindi, chorus and reverb lang, good na good na yun eh. Chorus, delay and reverb. Ayan. So actually, yun pa lang, clean channel, built-in effects. Napaka-good price na niya. Worth it na eh. And then, hindi pa tayo pumupunta sa crunch lead tsaka sa brown. Lalo na pag nilagay mo pa siya sa Boss Tone Studio, mas marami pang ma-explore. Pero ako, for now, sinet ko lang siya ng itong basic lang na kailangan ko. And then, siguro parinig ko yung konting yung mga gain channels. Kunwari sa crunch, ito, very ihina ko lang yung treble. Ganun din ako sa pag sa drive, hindi rin ako matreble talaga. So nagbaback ako ng treble and then nagbo-boost ako ng mids. Pati bass binababa ko din.
Ito yung crunch sound. Bridge pickup. Ang ganda na to pag mga layering sa mga kanta, pag, lalo na pag recording. Kasi narinig na rinig yung chords eh. Kahit yung mga minor, kahit diminished. Napaka, ano niya, transparent sounding ng drive na yun. Pwede ko siyang i-boost ng TS9 sa booster dito. So technically, pwedeng lead sound na to. Lagyan natin ng konting delay. Delay and reverb. Konting-konti. Naka-boost siya ng TS9. Delay and reverb. So technically, lead sound na lang. Na yun, sa crunch pa lang tayo niyan. Days din. So next time gagawin natin ng demo din yung lead brown and siguro yung boss tone studio din. So yun, for now, yun muna, nasa 16 minutes mark na to, medyo mahaba na. So yun lang, parang brief short demo video lang kung what I think yun nasa mismong panel setup na kagad. Worth it sa price. Napaka lakas ng headroom, napaka laki ng headroom. Napaka, this amp is loud. 2x12 speakers, 100 watts if I need it. Alam mo yon, yung parang, yeah, Boss Katana. Highly recommend ko to. Nagamit ko na din yung Boss 50 watt version nito. And yun nga, ako nga, ginagamit ko nga lang siya lately. Sa gigs, and every, 50 watts lang. More than enough. So paano pa kayo ang 100, di ba? So ayun, medyo mahaba na to. Expect a lot of videos and demos and samples. Pasensya na kung medyo nagmamadali ako ngayon. Excited lang talaga akong i-share yung mga first impressions ko about this amp. And I'd like to thank Yupanko Music, Roland PH and Boss PH family for yun nga, trusting me for with this amp. And soon i-demo ko din yung with Boss pedals din, yung MS3 with metal zone separate, and then just using the clean channel. So ayun, feedback ulit, oh. Non-roll. Pedalboard BH pala. Alright.